Hi guys! Ayan, welcome po sa ating, welcome back po sa ating YouTube channel. At ayan po, vlog po natin ngayon ay gagawa po ako ng tutorial about sa paano malaman at pagtanggal ng ating mga CPR or copyright claims sa ating mga ina-upload na video sa YouTube channel natin. Kasi may nagtanong po sa akin kung paano nga daw malaman kung may CPR nga tayo at kung paano po ito tanggalin. Kaya yun, naisip ko po, sabi ko sa kanya, sige, tutorial ko na lang, panoorin mo na lang ha, sabi mo ganun. Ayan, so, kaya, ayan guys, para umpisahan na po natin ang tutorial natin na ito at punta na po tayo sa ating mga screen para nga po umpisahan ang tutorial natin for today. Ayan, let's go guys. Ayan, intro, paso. Malaman kung may CPR or copyright claim ang ating mga video sa YouTube account natin. Ayan. So, para po makita natin, so mag-download lang po tayo ng YouTube Studio. Ito guys, ito kung nakikita nyo to. Ito, download po natin yan. Kung wala pa po kayo yan, i-download nyo na po yan kasi mahalaga po ang application na ito. Ayan. So, ayan po. Download lang po natin yan kung wala po kayo sa Play Store or kaya kung saan pong po kayo nakakapag-download ng mga app sa inyong mga mobile phone. Ayan. So, tapos po, pag na-download nyo na, i-click nyo lang po yan. Tapos, antayin lang po natin. So, ayan guys. So, ito po yung ating dashboard ng ating YouTube channel. So, una po, punta tayo sa, ay next po natin sunod po natin gagawin ay, click natin tong tatlong, ano na to, yung tatlong guhit na to. Tapos po sa videos. Ayan. Tapos po, ayan, maghahanap po kayo dito sa mga videos nyo ng kung may nakalagay na copyright claim. So, dito po sa mga uploads ko ay wala naman po siyang copyright claim. Pero po sa live ko ay meron. So, puntahan po natin yung live. Ito sa gilid, ayan. So, andito na tayo sa live. So, ayan po. Kung nakikita nyo po, ito, copyright claim. So, tatlong video ko po na live ang may copyright claim. So, ayan guys, paano nga ba yan matatanggal? So, dito po sa cellphone ko, hindi ko siya matatanggal ng dito lang sa may YouTube Studio na app. So, kailangan po natin pumunta sa YouTube Studio sa browser. Paano, para po makapunta ako sa YouTube Studio sa browser, kailangan ko po munang i-delete to. Kasi po, kailangan ko siya i-uninstall kasi hindi ako nakaka-open ng browser studio ko sa browser kapag meron po nito. Ayan, so, kailangan ko po muna siyang i-uninstall. Ayan. Ayan po. Hindi ko po alam kung bakit ganun. Pero ganun po sa cellphone ko. Kailangan po, i-bura ko muna yung YouTube Studio ko na application bago po ako makaka-open dito sa Chrome ng YouTube Studio. Ayan. So, Chrome na po tayo.
Ayan. So, dito po sa Chrome, mag-search lang. Search lang po natin dito sa search box ang YouTube Studio. YouTubeStudio.com. Ito po siya, guys. Ay. Ayan. YouTubeStudio.com. And i-click din itong YouTube Studio na to, guys. Ito. YouTube Studio. Tayin lang po natin. At medyo ayan. Ayan, guys. So, continue to studio tayo, guys. Continue to studio tayo. And then, so, ayan, guys. So, ito po yung mangyayari sa ating mga, ito po yung ma-open natin, guys. Click natin ang, ayan, guys, dito sa desktop site. So, desktop site po tayo, guys. So, ayan, guys, nandito na nga tayo sa ating YouTube Studio. Sa my browser or sa Chrome. So, puntahan po natin ang ating, ito, guys, zoom in lang natin siya. Ito, guys, yung ito, yung video, ayan, videos natin. Diyan po natin makikita kung may copyright tayo o wala. Ayan. Ay, makikita natin dyan yung mga copyright natin na tinignan natin kanina. Ayan, guys. Antayin lang po natin kasi loading is real. So, ayan, guys. Kung nakikita nyo yan, nandyan yung mga upload ko. Ayan. So, dito ay wala talaga ako. Sa mga uploads ko, wala talaga akong copyright. Pero dito, pero dito sa aking live ay meron. Meron po tayong copyright, guys, sa ating live. Ayan, intayin lang po natin, guys. Ayan. So, ayan, guys. Kung nakikita nyo po yan, eto. Apat na LS ko ang may copyright, guys. So, para po matanggal natin yan, ay click lang po natin tong i-click lang po natin tong ito. At tapos po, click lang natin ang see details. Ayan, guys. Antayin lang po natin siya, guys. Namamute natin. Ayan. So, nakikita nyo po tong select action. Ayan. Click lang po natin yan. Then po, mute song. Ayan. Tayin lang po natin ulit. So, ayan, guys. Ayan na siya. Click lang po natin yung mute. Ayan, guys. I-mute na natin yan. So, yan po. Antay-antayin lang po natin, guys, na mag-mute po siya. Yan, guys, processing na po siya, guys. So, kahit po naka-process yan, guys, pwede na po natin yan i-X ng ganyan. Click lang po natin nung X dyan. So, ayan, nasa na. Ano nangyari? So, ayan, guys, kung nakikin, guys, kicking one found, ayan. So, ibig sabihin, guys, processing na po yung, naka-process na po yung pag-mute ng kanyang copyright, guys. So, kahit po naka-process na po yan, guys, pwede po yan gawin ulit yung ganon sa mga ibang copyright natin, guys. Ayan. So, tapusin na po natin to, guys, para sabay-sabay po silang lahat mag mute yung copyright natin. So, click lang po natin ulit yung copyright claim. See details. Ayan. Then, antayin po natin ulit, guys, kasi
Ang hirap talaga ng data lang. Ayan, 9% na lang pala ako. Pero tatapusin ko po ito ngayon kasi kailangan siya matanggal. So, ayan guys. Ayan, select action ulit po tayo. So, kailangan ko na talagang tanggalin yung isang song. Tapos, mute song. Yung isang song na ginagamit ko sa pag-live. So, papalitan ko na lang yun. Ayan guys, processing na naman siya. Hanggang sa lumabas na po yung... Ayan, so, ito siya guys. So, ang dami niyang copyright. Oh my God. So, continue lang po tayo guys. Continue. Tapos, mute. Ayan, mute lang po natin yan. Dami niya guys, grabe. So, ayan guys. Antayin po natin may nakalagay na processing dito sa taas niya. Pag may, ayan guys, processing na po guys. So, pwede na rin po natin i-X to. Ayan. Then, antayin po natin na may nakalagay na checking one found. Ayan. Para makasure po tayo na naka ayan ba yan, sana matanggal siya kagad. Ang dami palang copyright. Oh my God. So ayan guys, antayin lang po natin, tagal niya talaga guys magmute. Ayan guys, dalawa na yung video nating na processing, so dalawa na lang po yung gagawin natin. Click lang po natin ulit to guys. Copyright claim, then see details. Ayan. Ganyan lang po guys, mag-mute. Kung naka-wifi po kayo, matakas ang internet nyo, mabilis lang po makapag-mute ng copyright guys. Pero kung na naka-data, mahina pa yung signal, mahirap po talaga guys magtanggal ng mga copyright na yan. Pero kailangan po natin yan pagtiyagaan para naman sa ikakabuti ng ating mga YouTube channel. Ayan. So, select action. Mute song. Ay, nako. Mute song. Ayan, antayin po natin ulit, guys. Grabe siya. Ayan guys, so click lang natin yung continue guys, continue lang tayo. Then mute. Tayin po natin lumabas ang processing. So, ayan guys, lumabas na ang processing video. Yung sinasabi guys ay ayan po. Ayan, pag ganyan na po yan, ibig sabihin nakaprocess na po ang pagmute ng copyright niya. Kaya, X na po natin yan guys. Tapos, antayin po natin. So, kita nyo yan guys kung gaano kahirap magtanggal ng copyright. Kaya, wag na wag kayong magpapa-copyright kung naka-data lang kayo. Sobrang hirap. So, ayan guys. Tatlo na yung ating checking empo na yan. Empo. Checking one found pala. Ano ba yan? So, isa na lang guys ang ating copyright guys. Kaya, tapusin na natin. Click ulit natin yan. See details. Then. Tagal-tagal na. Thank you.
Ayan guys, select action, mute song, ano kaya tong owner ng kantang to, grabe naman siya. Siguro ang dami nang naka-copyright ngayon kasi marami na akong LS na napuntahan na ganun yung kanta sa itong kantang to gamit. So ayan guys, continue lang po natin, tapos mute, tapos antay naman natin yung processing niya guys. Grabe. Di ko akalain yun. Kadami yung copy, guys. So, ayan, guys. Processing na siya ulit. Snap po natin. So, ayan guys, processing na po ang ating pag-mute sa ating mga copyright dito guys. At mamaya po, balikan po natin ulit kung ano na po ang naging resulta ng ating pag-mute ng ating mga copyright dyan. So, ayan, babalikan po natin siya guys, maya-maya lamang. So, ayan guys, hindi pa rin siya tapos. Processing pa rin po siya, ayan. Apat po yan na processing. Sana matapos po siya kaagad kasi nakaka-stress ang copyright claim. Ayan. So, balikan po natin ulit maya-maya guys. After 1 hour, baka sakali tapos na siya. Ayan. Ayan guys. Balik-balik tayo. So, ayan guys. Tara. Check na po natin kung ano po nangyari dun sa copyright na tinatanggal natin na copyright claim sa aking video guys, yung tinutorial ko. Kagabi ko po siya yung ginawa pero ayan, umaga na po ulit at hindi ko po alam kung tapos na ba siya kasi ang tagal niya kasi guys talaga tanggalin pag nasa naka-data ka lang. So kagabi bago ako nakatulog, chinek ko siya ulit, hindi pa po siya tapos. So, tara, puntahan na po natin, guys. Ayan, guys. Kung nakikita nyo yan. Ayan. Ito, wala na po siya dito. Ito po yun. Wala na siya. Nakanan na siya. Tapos na siya natanggal. Natanggal na po siya yung copyright claim niya. Ito po, ganun din, tanggal na rin po ang copyright claim. Ito, tanggal na rin po. Pero po, yung isa, ito, hanggang ngayon, hindi pa po siya tapos. So, nag-umaga na lang, hindi pa rin siya tapos. So, guys, ganun kahirap magtanggal ng copyright claim, lalo na kung nakadata ka lang. Kaya dapat, guys, ingat-ingat po talaga tayo sa paggamit ng mga copyright claim song. Lalo na kung katulad kong baguhan pa lang sa mundo ng YouTube, yung wala pa tayong masyadong alam sa YouTube, ayan. Ang hirap talaga guys. Pero guys, yung iba, hindi ko alam kung paano nila nagagawa yun na kahit may mga tugtog yung mga videos nila, ayan, hindi sila nagka-copyright. So, ayan, aalamin ko yon at i-tutorial ko rin po yon sa sunod guys, ayan. So, hanggang dito na lang po yung aking video, ang tutorial ko na to at sana may natutunan naman po kayo sa aking bagong upload na video guys, ayan. Ayan, so ayan guys, dyan nagtatapos ang ating tutorial for today at sana marami pa kayong matututunan sa mga tutorial ko kahit po ganyan lang yung tutorial ko. Alam ko po may matututunan po yung iba dyan. Sa mga katulad ko rin po na baguhan lang. Ayan. So, ayan. Huwag po sana kayong magsamang panoonin ang video ko. Charot. Ayan.
So, thank you po sa mga team ko dyan na laging nandyan, na laging nakasupport. Ayan. Support lang tayo, guys. Sana huwag kayong magsawa at huwag kayong magsawang mag-support sa mga ka-team natin, guys. Ayan. So, go, go, go tayo, guys. Ayan. Walang sukuan. At, ayan. Mag-support tayo. At, ayan, guys. Team Elixir, laban lang. So, dito na po ako nagtatapos ang video ko, guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng support. Ayan, alam nyo na po kung sino kayo. Ayan. So, bye, guys. And God bless us all po. Ayan. Thank you.